our ever-loving Father, the core of every reason, the source of truth. You who made the earth and the heavens are the ultimate goal of every knowledge seekers, the infinite wisdom, the cause of all that is good. We are truly grateful for this opportunity to gather together as a community despite the challenges we face each day. Yet you remained and gave us strength to carry on the responsibilities of bearing intelligence and using them for better purposes. We now humbly ask you to join us in our endeavor to explore the wonders of life in the world for knowledge's sake, that in whatever we learn today, we become more grounded to you, who is truth, who is love. We pray that you bless our speakers, the fount of your infinite knowledge, that they can share something worthwhile despite the limited time we have. They can channel all they know and share to us the beauty and truth of living as your child. We pray that you guide our participants, the seekers of your boundless knowledge, that they may continue to persevere in the search and be deemed worthy to share what they learn from today's session. Sanctify us, O Lord, not because we are worthy of it, but because we believe in your love and mercy, that at the end of the day, we can take home something that's amazing and meaningful. This we ask and pray through Christ our Lord. Amen. May daya, gadlaw ta akong tanan. Kamusta akong kamuna, no? Sa aton yung mga young students, sa aton yung mga young graduates, no? Sa aton yung mga professors, sa aton mga maestra, sa aton mga alumni sa ASU. May daya, gadlaw ta akong tanan. Salamat gid sa pag-imbitar bilang maging kaparte itin yung recollection sa dayang rangahapon. Ako rin inyong maging kaibahan sa aton niya pagpamagandong. Sa aton niya tema sa makarang hapon, mga kauturan, una nakabutang sa aton niya PowerPoint presentation, agayang manugin taong topic para nga dayara aton niya pamagandungan. Spiritual and vocational guidance, a labor, education for graduating students. Linking alumni, and ASU-CIT graduates for resilient and adaptive new normal careers. My dear young graduates, mga kauturan, sa aton na ginagyan sa makarang na pandemya, tanan kita nagapangabudlay, tanan kita nagapangalisod, tanan kita nagakiriwi. Pero, mga kauturan, kabay kunta na dayang nga sitwasyon, hindi mangin upang para na kita magpadayon sa gihapon na mangin malipayon, sa dayong gihapon na mangin masinagyahon, sa tawa itato niya kalisod. Papinasalamaton gihapon sa grasya in Diyos na itong nabaton sa aglawadlan. Ngayon, yung mga kauturan, sa pag-upisa itato niya recollection, kita magpamagandong itpulong it Diyos. Sa layang araga tiniong, aton man nga tao ane chansar, aton nga kaugalingon, na maghipos anay it makadali, makapamagando, agot nga, mabatian kita naton, kung ano gidro plano, at kung ano gidro gusto, mahal nga Diyos, nga mahambal, nga ihambal na nakaton. So sa layang araga recollection, aton dayang umpisahan, paagi sa pagbasa itato niya Ebanghelyo. Through Gospel ay dibaw na akon sa Ebanghelyo ni San Marcos. No?
chapter 10, verses 17 to 22. Ada yung istorya about the rich young man. Kasi siguro sa aton nga mga professors, sa aton nga mga young students, kasi nabatian yung siguro ni Nilay ang arang istorya. No? Pabalik-balik. Kasantos nga visa, sa aton nga mga recollections, sa aton nga pagbasa, sa aton nga Bible, no? Sa rayang nga arang recollection, daya human sa aton nga pamaganda niya. At base sa aton niya graduates, base kung inyo nga ma-identify para inyong kaugalingon sa rayang nga arang rich yan nga. Gani ato daya nga basahan. As he was setting out on a journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not defraud. Honor your father and mother." He said to him, "Teacher, I have kept all these things since my youth." Jesus, looking at him, loved him and said, "You lack one thing. Go, sell what you own and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me." When he heard this, he was shocked and went away grieving, for he had many possessions. Sa aton nga ebanghelyo, mga kauturan, my dear young graduates, no? Aton nabatian at nakitaan nga to magaranon nga pamataan o nagpagapit kay Jesus. Ano pangutan na kay Jesus, "Ginoo, paano na ako ma-inherit? Paano ako makaagto sa dinarigan ni Dios?" Ano sabat ni Jesus? "Ninsaysay na naro, 10 commandments. No? Honor your father and mother. You shall not kill. No? You shall not commit adultery." No? Pero daya nga rin kapamatanon, my dear young people, gusto na i-justify ro anang kaugalingon. Kani naghambay mo kay Jesus. "Jesus, ha ubra ko adaya nga ratanan. Ano pa bagar dapat na ko ubrahon to gain eternal life?" Sa ninyo mga kauturan kung ano ginubra ni Jesus, which I highlighted ro anang naginhimo sa PowerPoint with the red color, Jesus, looking at him, loved him, and said. Si Jesus, nagtanaw ka na, itpalang ka ibaw, pag naghambal ka na. Pag ano rin ginhambal ni Jesus ka na? Ipaligya, pero imong pagkabutang, at ishare the blessing sa mga tao nga nagkakinahanggan. Pero ano rin reaksyon it yung the rich young man? Nagtalikod imaw sa mahal ni Diyos. Nagtalikod mo kay Jesus. He was shocked because he has many possessions. Nangin masinilobon imaw. Kay pangod kasayon imaw. Nga abo pro anang maga. My dear young people, ro rich young man, nangin masinulubon kay base uwa imaw na ila mabuhinan o anang magkat. Gani, my dear young people, atong pamagandungan, makita ay hanaton o atong kaugalingon sa daya nga the rich young man. Mana Father, paano ko man na makita akong kaugalingon sa rich young man ay wa man ako't panggad sa makarang panahon? Wa man mana ako it kayamanan? Wa man mana at abong kwarta? Huh? Pero, para akong pangutana kinyo, my dear young people,
My dear young graduates, as young as you are, what are your possessions? Habang bata pa kita, ano pero inyong mga possessions? Ano pero inyong mga manggad? Pasibagaro atong yamanggad, cellphone, ha? Kwarta, motor, ha? Ano pa? Alahas. Oh, manami nga pagpangapuhi. Kaalam. Sari-sari nga klase nga manggad. Hindi gamang rumanggad sa kwarta, ha? Kundi kita mismo bilang mga pamatan-on, may aton nga manggad nga ginaon. Ha? Pero my dear young people, so aton nga ron nga mga manggad nga naangkon, maskin ano man doyon nga ron, nagadaga ba aton pagapit sa mahal na Dios? Sara nga raga recollection, my dear young people, my dear teachers, my dear administrators, wa ako na ila nga baga tao kinyo it kabuabong inputs, no? Pero akong gusto nga i tao kinyo, gusto akong i-share kinyo is to have more time to ponder, more time sa pagpamagando, kung ano ayhan, kamusta ayhan ako sa akong pangabuhi sa radyang panahon. Ngayon, the next question, my dear young people, kung kita may mga manggad sa atong kabuhi, may isot man o kung mabahol, so the next question is, does your possession bring you closer to God? Or it becomes your God? Pero aton ayhan ng mga manggad, nagadaya ka aton sa mahal nga Dios? O kuno aton nga manggad, pero aton nga naging Dios? Simple gid lang mga kauturan. Simple gid lang mga my dear young graduates, my dear young people. Pagmugtaw naton sa agahon, nagduruuna natong pinabuitan, nagapundo ayhan kita, pagmugtaw naton na magpasalamat kita sa mahal nga Dios? Agbagambag Ginoo, salamat gid sa kabuhit ng gintaong mo para kakon. O ayhan, base ko naga buukit atong cellphone insigida pagkatapos naton. It aton nga pagmugtaw, talawon do aton nga Facebook o sino nag-like, sino nag-share. No? Mas abo karo timpo nato ginuyang para sa paghampangit ML, Facebook, no, pagkanao sa Netflix, pagkanao sa YouTube, compare sa pagtaon naton itimpo sa pagpangamuyo sa mahal ng Diyos. Gani kabay pa, my dear young people. Pero aton yung mga manggad niya ron, nga naangkon, no? Pero atong cellphone, atong motor, atong kaalam, pero aton yung kwarta, pero aton yung chimpo, kunta magdagakaton pagapit sa mahal niya Dios. Pero, kung dudaya nga ra, nga mga manggad niya aton yung naangkon, ay tagapagayo katon sa mahal na Diyos, no? Basi, maging parihas kita sa rich young man sa gospel niya atong kinbasa. Nagtalikod imaw kay Jesus, nagbalikid, nangin masinulobon, kay hindi na nagusto mag-share it anang nga blessing. Kabay pa, my dear young people, nga kung kita mag-share it aton nga mga manggad sa kabuhi, we become more happy, we become more graceful, we become more blessed, ha? Kay bangod ya kita nag-share it aton yung blessing nga nabaton sa mahal na Dios. Nani, on our atong disposition, my dear young people, ay kuno aton nga ron nga mga gadgets aton nga mga manggad ay tagapagayo ka aton sa
relasyon sa mahal nga Dios. Kabay kunta amat amato naton yun nga baguhon ro atong kaugalingon. Ha? Paano nalang ayhan sa ulihi kung may mga trabaho at kwarta na kamo? Sa makaroon pangani na sitwasyon habang bata pa kita, habang pamataan pa kita, pero ato niya disposisyon, wao niya ni kita it oras ang mahal ng Diyos. Nagumusun kita sa mga gadgets, how much more? Kung una-un kita sa sitwasyon na abon atong kwarta, how much more kung unang kita sa sitwasyon nga manami ra atong pangitan-an, manami ra atong trabaho. Pasi mas magumos kita. Pasi maduga on kita. Gani hindi una atong paghugaton doon yung meron nga mga tinipon. Gani as we grow up, as you face new step for your future, always be reminded. No? Always be reminded. Pero tanan nato niya pagkabutang. Dapat mag-lead ka ton towards faith in God. Saraya nga rin ang mga tinion, mga kauturan, may diriang people sa aton nga tinpoy pandemic na kabudlay. Na-realize naton kali nga ratong kwarta, ratong banggad, ramanami nga pagpangabuhi, ratong mga kayamanan, hindi gid makasalbar ka itong tanan. Ano malang doon makasalbar ka ito? Nga na ato na-realize in this time of pandemic, manami, ayawas, kabuhi, relasyon sa pamilya, pagtuo sa mahal na Diyos. Yani, mga kauturan, gusto na akong ipakita kinyo raya nga nga picture nga. Kasayod ako nga, inyong nakita ra sa internet. Ha? Kaya picture is about the community pantry. Started sa Maginhawa Street. No? Ngani kung kamo sa ulihi, may deryang people, ra kung pamungutan na kinyo kung makawasin kamo trabaho, manami na pangabuhi. After seeing the community pantry today, will you do the same in the future? Kung to organizer gani, itay nga rang community pantry sa Maginhawa Street, bukod mamot artista, bukod mamot mangkaranon, huh? Pero, by her own simplicity, by her own ordinariness, huh? Nag-share about it blessings sa aming isig katao. How much more kita sa ulihin? Kung kita may babahogon nga trabaho, manami nga pangitan-an, mabahog nga kita, abo nga kwarta, we can give more blessings to others. And this is the invitation, no? This is the inspiration for all of us. Nagkabay sa ulihin nga mga inadlaw, kung ano man ro aton nga madating sa atin yung buhay, no? Always remember to share your blessings to other people. Huh? Kay bagod ka sa raya nga ranga pamaagi, we become more blessed. We become more happy sa aton niya pagpangabuhi. Huh? Sa aton niya picture na makita natin na si Pope Francis, agraya isa yung ka-reminder ka itong tanan. No? Nga anang kinapauman-uman, pauman-uman lang permi. No? Saan nga mga sharing, saan nga mga homilies, saan nga teachings. No? To love always your brothers and sisters. No? It is through loving that we can become resilient and adaptive in our new normal careers. Whether we like it or not, maybe our young people, after this COVID pandemic, we will be facing new world.
Hindi na sa aton kinagisnan. But, maskin una kita sa new world after the COVID pandemic, love will never change. The world, even the world will change. Our love for each other, our love for God, kabay kunta will not change. Kabay kunta, mas magbaho pagin, mas maggapad pagin, mas magtubo pagin, na produkto, itdayang nara nga, pandemic situations. Maybe this pandemic nara ay, this is God's sign, or this is God's intervention for all of us. Na magpamagandong kita. To stop for a while. Pamagandungan natin to purify our intentions, to purify our motivations. No? Para na kita gin makapangabuhi ithilway, makapangabuhi kinya masinadyahon sa raya ng kalibutan. Kani, to our young graduates, sa aton yung mga future, sa aton mga future, itatong simbahan, aton nga gobyerno, sa uli, base sa iba, kidyo maging successful sa politics, sa iba kidyo maging successful sa mga kainyain yung mga departments sa aton nga gobyerno, o kung sa inyo man yung kaugalingon nga mga gusto, na maging successful sa ulihi ka mo, my heartfelt congratulations to all of you. Be safe always. Warm regards halin iya sa mga pari iya sa Colegio Filipino iya sa Roma, Italia. So, abogay niya sayamat kinyo tanan kaga bindisyonan ka mo sa mahal ng Diyos. Ang Ginoo yara sa inyo. Kabindisyonan ka mo sa Diyos nga makagagahom sa tanan. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen.